Second, Timothy 3:8. Patungkol po sa ating topic ay local ministry. So meron siyang 5 categories, no? Yung doctrine, yung Berean, yung LCM, PDA, then yung progressive ministry. Okay. Pakisamahan niyo po ako buksan sa talatang ito. Sabi niya, all scripture is given by inspiration of God. Gusto ko kung basahin sa Tagalog. Okay, bukas po, pakisamahan niyo po ako. Okay, ito po ang sabi. Nandiyan po kayo? Mayroon po ba akong mausap? Amen! Nandiyan na po ba lahat? Amen! Sino po may Bible? Taas ang kamay. Taas ang Bible. Alam niyo po, pag pumunta kayo sa gera, huwag kang dadala ng... Huwag kang pupunta roon na wala kang dalang baril at bala. Why? Mamamatay ka. So, itong ginagawa po natin, spiritual battle po ito. So, naniniwala po ako. Kaya nga po, pinag-aaralan natin, hinihimay-himay natin, ano ba ang hukom ministry? Saan nakapaloob yan? At ano ang mga ministry patungkol sa hukom? So, yan yung mga pwedeng katanungan natin. Pakisamahan niyo po ako, gusto kong basahin sa Tagalog, no? Medyo may na ako sa English. At sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan. Sa English, inspiration of God, pero sa Tagalog, kinasihan niya. Then sabi niya, ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Sa English, makikita po natin doctrine. Okay, mapapakinabangan for doctrine. Parang makapalog na po siya lahat dito sa progressive ministry. Let's say yung doctrine ay, dati ang alam po lang natin ay merong tatlong Diyos, yung tinatawag na Trinidad. Yan po ang ating unawa before, bago natin maunawaan yung one God. So, ibig sabihin ka dito po, mapapakinabangan mo siya sa doktrina. Nakikinig ko ba? Sana po nakikinig ko kayo sa akin, no? Dahil mahalaga po ito. Then, sabi niya, mapapakinabangan sa pagsansala, sa pagtuturo. Then, doon sa doctrine, meron tayong ginagawa how to prove na paano natin pamamalian yung ibang aral. Let's say, may tuturo ng yung extreme. Tinatawag nila extreme oneness. Kasi Kristo, siya na yung Ama, siya na yung Espiritu Santo, siya pa rin yung Father. Then dito naman sa Trinity, tatlo silang separate of God. So, ibig sabihin, dito pa lang sa doktrina, nakakaroon ka na ng pagsisiyasa. Nakakaroon ka na ng pag-decise. Nakakaroon ka na ng pagpapatunay. Nakakaroon ka ng pag-decision dahil sa nakikita mong aral. So, ibig sabihin, kaya sinabi niya, profitable for doctrine, for a group. Sa Tagalog po, pagsansala. So, ibig sabihin, sa doktrina, nasasansala mo na kung ano ang tama, ano ang mali. And then you will decide whether it's wrong or whether it's right. Kaya that's why sa 1 Thessalonians 5:21, prove all things. So, ibig sabihin, handa mo siyang patunayan. You must prove because you are kukum. Okay. Dito sa Berean, ganun din. Parang halos, sinasama ko na yung progressive kasi kabuuan niya yan. Okay.
sa palayan, itinuturo naman sa atin, itinuturo naman sa atin, yung number one, attitude. Number two, karakter. So, hindi naman nagkakala yung bagay na ito. Diba? So, ibig sabihin, sa pagiging prayer, nandyan yung patient, nandyan yung temperance. Maraming klase ng temperance, maraming klase ng patient. Pero may isang klase ng temperance ang patient na kung saan you are willing to hear the word of God this time, sapagkat itong mga oras na ito, alam ko, may pumapaypay sa inyo. At may nagbubulong, bakit ka pa nandyan? Pwede ka naman mamasyal. So, ibig sabihin, nandyan yung patient na nagsasakripisyo ka para patunayan, pakinggan, dahil ito ang magiging iyong character. Sabi nga, di ba? Berean without character, without manifestation, useless. Okay? So, marami pang dalata. Nandyan yung Acts 17:11. Dito naman sa LCM, lalagyan ko ng talata. Yung Ephesians, chapter 5. Makikita niyo yan, patungkol yan sa mag-asawa. O patungkol yan sa mag-asawa. At naniniwala ko, dito pa lang sa panahon nila, kahit even walang pa si Eve, ay may tinuturo na ang Diyos dyan. Doon sa pagiging single. Diba? Mula sa pagiging single mo, magiging dalaga binata mo, meron ka ng ministry gagawin sa sarili mo. Then, kapag pumasok ka pa sa LCM, dalawa na kayo ngayon. So, ibig sabihin, sa pagiging individual, papasok ka sa pag-asawa, kakibat na yung magiging asawa mo. At pag pumasok pa sa VDA, which is meron ka ng family, tatakbo ng progressive, that is yung church. Because yung family ay tinipo yan sa church. Na siya ang unang mong magiging iglesia sa loob ng iyong sambayanan. Na pag pumasok ka sa pag-aasawa, kaakibat na dyan yung anak mo, nakasama mo siyang tuturuan. That's why meron ka na hukum ministry. Ano ba ang hukum ministry? Fine. Malawak po ang application ng hukum ministry sa atin. Pero sometimes, na-misinterpret ng marami na kapag narinig agad ang hukum, humahatol, naghahatol. Pero ito ang sasabihin ko. Ang hukum po, number one, may kinalaman sa decision mo sa buhay dito sa lupa. May kinalaman sa decision mo patungkol sa spiritual God. Hindi lang sa mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin. At malawak po yan. So, bakit ko sinabi ito lahat? Dagdag. Alam ko, nabanggit naman at alam ko may dadagdag pa. Kasama dyan, dahil ito ang gagawin natin, ito ang ating aming ko na lang. At saka sa mundo ng ating ginagalawan, marami pong nakapaloob sa pagiging yan. Nandyan yung setup. Ibig sabihin, sa mundo ng ginagalawan natin sa spiritual, that's why, bakit ko kinuha si Adam, before sa magkapamilya, mayroon binigay ang Diyos sa kanya instruction. Ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito. At naniniwala ako, may kasintati siya before dyan. Yun nga lang, medyo mga hayop. Tama po? Oo. Nang dumating si Eva, that's why bakit meron na silang devotional na tuwing dapat hapon, mababa ang Diyos at nakikipag fellowship sa kanila. So, ibig sabihin, may reuning. So, lahat dito nakapaloob. Then, hindi po kinalam na natin ang lahat
ay kaya mo nang tumayo sa paa mo. Naniniwala po ako, kahit na yung matured, kahit na si President Aquino, hindi niya kaya tumayo mag-isa without wala yung kanyang volunteer na tinatawag dito. Ibig sabihin, kahit nga ang Diyos, gumawa siya ng mga angel para no, maging kapetusin niya. Diyos na yan. So ibig sabihin, kung ano yung gustong gawin ng Diyos, pinakita ng Diyos, yan ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Dito lang. So marami akong gustong sabihin. Pero tapusin mo na lang itong talata. Okay. Sa pagsansala, sa pagsaway, so ginagamit din siya, sabi ng Bible, turuan mo ang bata, paluin mo ang bata. Yung ibang magulang, ayaw paluin yung bata. Bakit? Malaki na, hindi pa yun. Kawawa naman yung bata. Di ba, mabubugbog. Pero mali, sabi ng Bible, paluin mo siya. Bible lang nagsasabi. At kung siya yung basin mo, hindi siya mamamatay. So, ibig sabihin, merong tamang pagpalo, merong mali namang pagpalo. So, kaya that's why tinuturo ko sa atin ito. Okay, isa pa. Sa ikatututo na nasa katwiran. So, that's why bakit natin kailangan pag-aralan, dahil naniniwala po ako na itinuturo ng Bible yan ayon sa katwiran ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, yan lang ang gusto kong idagdag. Kanina habang nasa likod ako, marami mga maso sa isip ko. Pero pag magsasalita na ako, nawawala na. Parang sa buhay kasi ng before ni Father Pagyaran, hamdang-handa ako. Habang naliligo ko, talagang English ako ng English. Pero pagdating ko, nawala na yung pinapraktisan ko. O sa ibig sabihin, meron pa talagang idagdag. That's why may progressive ka tayong dapat. Maraming pong salamat at sa Diyos po ang magulang. Okay, salamat Brother Dennis. Naalala ko, magtanong lang ako bago